Na-shock kami ng konti because parang biglang iuulog. Medyo maalat. Oh, it's so good. Hi guys! Kamusta? And welcome again to our YouTube channel. So today, ang plano dapat natin ay sasakay tayo ng Ngong Ping Cable Car. Okay? So as you can see, in my background, nandito na tayo ngayon sa may Tung Chung area where we will have our ride, our cable car. However guys, no, na medyo na, ano, na-shock kami ng konti because sobrang haba ng pila. So take a look at this. Yan. So you can see there, yan yung pinaka start ng pila. And then I think kung hindi mo kususukatin mo to guys, no, feeling ko nasa mga less than or roughly mga plus minus 1 kilometer na yung pila ng ano, no. And today ang time is mga nasa 10:45 no ng umaga. So kung napansin niyo guys, sobrang haba ng pila. And because siguro ngayon is also a Saturday or a weekend. So technically lahat ng tao ngayon libre, mapa-local man 'yan, mapa-foreigner man 'yan, libre sila syempre, no, na I mean, you know, roam around, relax and probably spend the time, no, with the family and with the kids through the use of their cable car, no, sa may Ngong Ping. So I think ang pinaka smartest decision is ayan, pumunta na lang tayo ng outlet mall siguro para ano, palipasin na lang muna natin yung pila, no, because probably kung ako nagkakamali baka ang pila natin dito guys mga nasa 30 or 1 hour. So identify natin yan mamaya, no, kung makikita natin na sobrang haba pa or mabilis naman yung pila, then check natin ulit pabalik. Okay? A lot of boring math later. So, Crystal Cabin, no, nakuha namin to sa mytrip.com. Okay, so yeah, tara. Start na natin tong Ngong Ping Cable Car adventure natin, guys. Guys, nakapila tayo ngayon, no, sa Ngong Ping cable car. Yeah, cable car. So this is actually my first time, no, nasasakay, no, ng isang cable car. And yeah, saan pa ba dapat itong gawin, no, kundi sa Hong Kong, no. Kung di ako nagkakamali, isa to sa pinaka longest daw based on my info. And yeah, sobrang ganda pa because sobrang lamig din ng panahon. So I think saktong-sakto lang, no, sa aming apat. So first time and good experience, good adventure. So later on check natin, no, kung ano ba yung itsura kapag nasa loob ka na, no, ng cable car. Okay? Yeah. For Crystal. Oh, look, Ollie. Yeah, yun, tatay. Tatay, yes. Oh my God, takot. Oh my God! Look at the bottom, Ollie. Ang ganda! Oh no! Wow, we're flying! Ganda ko yung tayo na yun! Wow! Wow, Crystal Cabin, ha? Tayo. Okay, check mo kuya. Oje, check mo dali. Ang bilis nila. Oh, look, look, Oli. Follow, look at the other side. Oh, oh.
Lolo, look. Wow! Look at the bus. Oh, di ba? So fun, di ba? Oh, it's flying. Yeah. Flying. We're flying. Oo, yung kanina yung pag-umpisa, parang bigla kang, parang bigla kang iuulog. Are you okay? So guys, yan, makita nyo yung mga plane from here to airport of Hong Kong. Oh my God. Sobrang legit guys, no, ng experience. Yeah. Okay. So I think everyone's enjoying this. Look at guys, no, Paolo enjoying, no, itong ano, itong view from above, no, ng trees. Village. Yeah. So yan, tapos tayo sa Wong Ping Village. So guys, to makita nyo na dito, no, yung Buddha. Okay, yung kung di ako nagkakamali, I think this is also one of the biggest, no, in Asia. Ayan, kung nakikita nyo na, ayan na si Buddha. And that's actually our destination for today. So, yes, I think this is the last stretch. Ayan guys, no, yan, nakikita nyo na si ano, Buddha. So yan, we're approaching na, no, sa Hong Ping Village. So ayan guys, no, welcome to Hong Ping Village. Hi guys, ayan, nakalabas na tayo, no, sa cable car. And again, that's one for the books. Sobrang ganda. And sobrang parang thrilling, no, yung adventure na ginawa natin. Again, because all of us are parang first time namin, no, na mag-cable car. So, paglabas nyo guys, no, ng cable car, no, ang una nyo mapupuntahan talaga is technically, pupuntahan nyo talaga is Hong Ping Village. So, yan, no, merong cashier, merong mga para mga souvenir shops, no, you can buy your toys and all. Again, souvenir nga, no, so pwede nyo din makakuha doon ng mga anything, no, na that could remind you about the cable car or the Hong Ping Village, okay? And I think the feel here is almost holiday na, no? So, yan, so they have it also like that, okay? So, ito, guys, no, itong nakikita nun yung pila, ito naman yung pabalik na, no, ng Tung Chung station. May it be bus or MRT, no? Medyo mahaba-haba na rin, no? Lamig. Sarap. And parang kailan lang, no? Muna tayo dito. So okay, ayan, meron din silang subway. And meron din silang Starbucks. The last time that we were here guys, no, sa Hong Ping Village was 2017. And kung hindi ako nagkakamali, again guys, pwede nyo akong i-correct, no, kung mali. Ngayon ko lang nakita, no, na meron na pala silang Starbucks, no. Meron na pala silang Starbucks dito sa Hong Ping Village. And I think even Subway banda doon, no, which is pinakita naman natin also sa video natin. Okay? And also, dito sa kinatatayuan natin, no, so tanaw na rin natin yung, ayan, yung Buddha. Yes, tingnan natin, no, kung kaya pa natin maglakad and papunta tayo doon mismo sa side na yun. Okay? Tara!
bus terminals. Ang bango. So, let's go muna to 7-Eleven, no? Bali man tayo na makakain. Okay. Pasama guys, no, sa pag-travel ng merong dalawang kids. Yan. Stop. And buy some food. So, yan. So, kailangan natin yan, no, para lahat tayo mapayapa. Lahat tayo okay. And lahat tayo masaya. So, for this, I think since my kids is like 4 years old and 5 years old, ayan. So, ang kasiyahan lang naman nila ay chocolate or anything na matamis na makikita mo sa 7-Eleven. Okay? Okay, so welcome to Ngongping. So, itong Ngongping, guys, no, well, according to this mini post nila, no, is meron siyang 9, no, na major parang parts or locations, no, na dapat mong puntahan. So, the first one is they call it the Polin Monastery. So, the Mahavira Hall, which is also part of the Polin Monastery. Giant Buddha, of course. The Ngongping Village itself, I think dito tayo ngayon as of now. So, the next one is meron silang Ngongping Cable Car. So, yeah, I think ito, nasakyan na natin to. They have the Wisdom Path. Ito, very Instagrammable. The Yung Hao Temple. The Stilt Houses in Tai'o Village, probably. And also the Kwan Tai Temple, also within the Tai'o. Noong 2017, ito, napuntahan na natin to. So, yan. So, additional information sa inyo, guys, no, kung pumunta kayo dito sa Ngongping. Yung weather ngayon, sobrang lamig. So, ano to, para tong ano, mga aircon feels, guys. Tinan nyo naman yung, ano, tinisura naman naming lahat, no? So, yan, lahat kami nakapanlamig. Even the 2 kids, no? Nakapanlamig sila. Okay. So, hindi ko lang alam, no, kung this is considered 19 or 20 degrees, no? Like mga parang Baguio or mas malamig ng konti sa Tagaytay, no? Pag nandiyan kayo sa Pilipinas. Yes, ang lamig ng hangin. So yeah, I think tip, guys, no, sa mga gantong panahon, kailangan merong kayong dalang moisturizer maliban sa jacket, no, because medyo may tendency, no, na magkaroon kayo ng dried skin. And yeah, of course, ayaw naman natin magkaroon, no, ng any inconveniences pag tayo nagka-travel. Okay? So, yeah. And also, of course, lip balm. Far back, makikita nyo, guys, no, si ano, Big Buddha. And kung di ako nagkakamali, isa to sa mga pinaniniwalaan, guys, no, that when you go inside the Big Buddha, make some wishes and everything will do come true. Okay, so yan, yan yung mga paniniwala nila dito. Okay. So, this is actually, you know, yung way papunta doon sa Big Buddha. As you can see, and actually, no, the surroundings, guys, no, is equally stunning. Oh, you have a mix of, you know, mga man-made features. You also have a, you know, yung nature, no? And of course, the happy mood vibrant, no, ng mga tao na nandito sa Ngongping Village. Okay? Okay, guys. So, kailangan doon namin akitin itong Buddha. So, yung kasama namin itong dalawang kids. Wait lang, Paolo. So, how many steps? How many more steps, kuya? 500 steps po daw. Ayan. Yan yung Buddha. Malapit na. Okay? So, konting
Konting steps na lang. Yes. Kain natin to, guys. Okay? Piling ko konti na lang to, guys. Okay. So, another stop, guys. Pero itong dalawa mukhang to energy. So, ayan na si... Ayan na si Big Buddha. Okay? Konting-konti na lang. Okay? Alright, so tara. Tapusin natin to. Let's go. Okay guys, hindi pa ba tapos? Ayan na. Malapit na. Konti na lang. So, nakakatatlong stop na kami, no? Going to the Buddha. Dahil sa kakulitan na itong dalawang to. Okay? Ayan, malapit na. Konti na lang. Sa wakas, nakarating na rin tayo guys, no? Dito sa Big Buddha. Kasama natin yung dalawang maliit, makulit na mga bata. Okay? So, success guys, no? Success naman pala yung pag-vlog natin dito. Nakasama itong dalawang bata, no? Ng more than 1,000 steps. Papunta dito sa may Big Buddha. Okay? So, wow. And sila, parang hindi sila umakyat. Ang dami nyo ng energy. Okay? So, isa to sa guys sa mga ano, no? Isa sa mga pinapangarap natin gawin sa buhay, no? Makapag-travel tayo kasama yung mga pamilya natin. Okay, ngayon na nagawa na natin, hindi ko alam kung dapat ba natin ulitin. Joke lang. So, I think worth it naman. So, napansin nyo wala si wifey because yun yung babantayin ng mga gamit natin sa baba. And, actually, pagod lang din siya. So, hindi na siya nakasama. Okay? Alright. Ayan, so natapos na natin guys, no, yung pag-akyat at pagbaba, no, dito sa may Big Buddha. So since pare-parehas na tayong lobat, lobat na rin yung aming isang camera. See you sa ating next na YouTube video. Hi guys, kamusta? So titingnan natin itong dalawang noodle meals, no, na nabili natin also from Circle K. So the first one is Singapore stir fried rice noodles. Okay, so this is how it looks like. Look at that. Okay. And the second one is stir-fried rice noodles with beef. So in packaging and also in actual. Okay. And of course, papartneran natin siya ng also panibagong Coke, no, na nakita natin, which is Coca-Cola Plus. So guys, tara! Kaya tayo. Unahin muna natin to guys, no. Itong Singapore stir-fried rice noodles, no. I think for us para siyang ano, no, para siyang pansit bihon lang, no. And medyo yellowish lang siya. And ayan, sobrang dami niya, guys, no. Okay? So let's have it. I think the first taste is technically more of like laksa and parang curry, no, na parang in between that, and sobrang lasang lasa yung curry. However, we find, I mean, I personally find this rice noodles, no, na medyo maalat or salty. Pero para doon sa iba naman guys, no, na naghahanap ng sabi natin ng mga maalat or medyo sanay sa mga ganong klaseng pagkain, I think ito ay also magugustuhan ninyo. But for this reason, since for me, medyo naalatan ako, recommendability is like parang 6 out of 10 lamang. Puntahan naman natin itong beef. Okay. Ayan. Okay. Tumuan natin ito. Sobrang unique din ng pagkakalasa din niya. Okay? I think tamang-tama lang yung lasa niya. And for me,
if this is something na recommendable, this is like 8 out of 10. Because you would still see yung mga beef cuts or mga beef slices. I think there is also hindi tinipid no ng gulay and hindi din tinipid ng soy sauce. So I think for this one, this is highly recommendable. So we also have a Coca-Cola Plus. So Coca-Cola Plus is I think a new product no na nakita natin sa Circle K, and according to the ingredients or doon sa product no na description nitong Coca-Cola Plus, this is a sparkling beverage no with dietary fiber. So I don't know lang kung ano yung ibig niya sabihin no ng dietary fiber, but for me parang just the same, you're just drinking a usual Coke Zero. So that's what you have for Coca-Cola Plus. So another one, but this one guys, hindi namin to binili sa Circle K. This one is binili namin to from 7-Eleven Cafe, Ovaltine Cream Melon Bread. Okay? So this is how it looks like. And this one. So Ovaltine, let's see. Oh, this one looks nice ah. Sobrang kitang-kita mo yung sugar. Ayan. Okay. So, moment of truth. Tingnan natin sa gitna kung meron siyang laman. Oh, yes. Meron nga siyang laman sa gitna. Okay, so ayan. Okay, so tingnan natin, no. Yung crust niya, piniko meron siyang something, no. Kasi na, I think iba kasi yung kulay ng crust niya versus doon sa loob sa laman. Okay. This is so good. Lasang-lasa mo yung Ovaltine. And I think sabi ko sa inyo guys, no, yung crust niya medyo crunchy pa siya ng konti, and medyo makikita mo yung sugar crystals niya, no. And yung lasa niya sa loob, hindi siya sobrang tamis. And meron siyang mix also of cream. So this one for me is a perfect 10 out of 10 and highly recommendable na tikman niyo. Again, you can find it here from 7-Eleven Hong Kong. Okay? So cheers.